Let's balance the valuing yourself. Alam mo, dapat na discuss natin to kasi sa tagal ko ng pagpa-practice, napakadaming CPAs, ha? Mga non-CPAs. Ito yung mga non-CPAs, ito yung bookkeep, yung mga accountant, yeah, accountant, yung bookkeeper, yan. At saka yung consultant na rin, yung ibang consultants, lumalapit sa akin. Ganito kwento eh. Sir, magkano ba ang professional fee, ha, sa ganitong trabaho? Magkano ba ang dapat singilin sa ganitong trabaho? Recently, ha, topic natin, paano mo, actually, tinatanong yan is, paano mo i-value yung sarili mo? Okay? So, kung hindi mo kayang i-value yung sarili mo, hindi mo kayang ibenta yung sarili mo. Ganun lang kasimple. Kung hindi mo kayang i-value ang sarili mo, hindi mo kayang magbigay ng presyo, nahihiya kang magbigay ng presyo, patumpik-tumpik kang magbigay ng presyo, eh talaga namang walang pupuntahan ng karir mo. Okay? Dapat lang siguro maging empleyado ka na lang. Yun ang magiging papel mo sa buhay hanggang mag-age 65 years old ka na, mag-retire ka. Okay? Magtayin mo na lang yung retirement fee mo. Okay? Pero, kung gusto mong mag-practice na katulad ko as a tax specialista, at dapat alam mo immediately yung value mo. At pag may nagtanong ng value mo, dali-dali mong sasagutin. Hindi yung I will send you a proposal para ho dyan sa gusto nyo. Kasi ho, baka yung sasabihin ko sa inyo ay masyadong mahal at yung sasabihin ko sa inyo ay masyadong mura. Kasi hindi ko pa alam ang trabaho. Eh, pag ganyan ho yung kausap nyo mga CPAs, hindi alam ang trabaho, hindi niya talaga alam ang trabaho. Okay. Pag hindi nyo mapresyo ang sarili nyo, hindi nyo alam ang trabaho. Yun lang ibig sabihin noon. So, may lumapit sa akin. Siguro kasing edad ko na rin, o mas matanda ako. Sir, sabi ho nung ang trabaho ko lang ay magpa-file ng value-added tax returns. Ang trabaho ko lang ay magpa-file ng income tax returns. Ang trabaho ko lang ay magpa-file ng percentage tax returns. Sabi ko, bakit mo nilalang yung pagpa-file ng income tax returns, pagpa-file ng value-added tax returns, at pagpa-file ng percentage tax returns? Kasi bago ka makapunta dyan, may hierarchy ng accounting kang dadaanan. At bago mo marating yan, sinasabi mong pagpa-file-file lang yan, eh maraming trabaho yan. Pag-usapan natin para malaman natin kung magkano ang i-charge natin. So, ito yung timeline. Oh, nakikita nyo ba yung timeline? Sabi, magpa-file ka. Ito yung filing. Huli yung pinagagawa sa'yo. So, bago ka makarating dyan, anong kailangan mo? O edi definitely, ha, magbubookkeep ka. Books of accounts. Kasi, yung laman nung tax return, di ba? Yung laman nung tax return, sabi sa batas, ay galing sa books of accounts. So, kailangan mo ng books of accounts. Eh di gagawa ka ngayon ng entry sa books of accounts. Trabaho yan, napakalaking trabaho. So, kung gagawa ka ng entry, hindi ka naman kukuha dun sa kung saan sa ang libro. Pupunta ka sa comedy na libro o kaya fiction na libro na karamihang nangyayari o kaya doon sa mga blankong libro kaya yung libro mo wala ring laman. Eh, itagal namang kalapastanganan yan, di ba? So, bago ka magkaroon ng libro, ang kailangan mo, sir, bossing, eh, dokumento. Oh, documents. Di ba? So, yung trabahong yan, tatlo na kagad. Ang tawag dito sa puntong ito, pag document yan, documentary accounting yan. Di ba?
Kasi kung ang document mo ay hindi sanction ng tax code, hindi naaayon sa tax code, eh kahit anong gawin mo, mali yung tax return mo. Then, yung books of accounts, hindi lang basta entry yan. Kasi interpretation yan. At application. Sir, dalawa pala yan. Yes! Hindi ka lang dapat marunong mag-interpret. Marunong ka rin mag-apply. Ng ano? Ng tax code. Ini-interpret mo yung accounting documents sa pamamagitan ng entry. Napakahirap na trabaho nun. Hindi kasi na-appreciate ng mga taxpayer eh. So, dito, ang deliverables mo dito, books of accounts. Books of accounts. So, pagkatapos niyan, ililip mo yung figures doon sa filing. Actually, yung filing, pwede yung i-free mo na nga yan eh. Kasyadong ministerial na yan eh. Pero itong dalawa, hindi mo pwedeng i-free. Hindi. So, ngayon, ganito ang pagpepresyo. Halimbawa, kasama ko kayo. Kayo po ay kasama sa tax specialista. So, pwede ko kayong gawing documentary accounting tax specialista. Okay? Ang trabaho nyo lang, tingnan yung libro. Dokumento kung sanction siya ng tax code. So, pwede kayong mag-charge dyan. Immediately, pinakamababa. Pag nakipag-usap ka sa tao, sasabihin mo, ang range kasi namin dyan is 100,000 to 250,000. So, malalaman nyo lang kung yung documentary accounting nyo ay naaayon sa tax code. So, meron ka kagad na 200 to 250,000. Compare sa iniisip mo, pwede na siguro 2,500 per month. Panginoon ko, bago mo makuha yung 250,000 sa 2,500, kailangan mo ng ilang buwan. Diba? Ilang buwan ang kailangan mo para makuha mo to? 100 months. Kawawa ka naman, 100 months. Ilang taon yun? Diba? Ito, saglit lang, 250,000. Tapos, sisingilin mo ng 2,500. Bugbog ka. Ngayon, pagkatapos mo magawa yan, kasi one-time deal lang yan eh. Kung alam niya na, edi tapos na yung trabaho mo. Susunod na phase, yung making entry sa books of accounts. Sir, magkano presyo niyan? Yung iba kasi nag-charge 800 bookkeeping. Yung bookkeeper, 800 lang daw. Lalo na sa probinsya, 800. Paano ka mabubuhay niyan? 800. So, kung gusto mong kumita ng 8,000, ilan yung kailangan mo? 10 ibubukip mo. Ang bigat nun. 10. Diba? Kung gusto mong kumita ng 80,000 a month, 100. Ay, baliw na baliw ka sa kakaisip. Hindi ganun ang pagpipresyo. Binababa mo yung pagkatao mo. Binababa mo rin pagkatao ng pamilya mo. Parang sinasabi mo, ito lang kami. Ito lang kaya namin. Diba? Mahiya ka sa balat mo. Ano? So ngayon, ito kasi specialization, interpretation, and application of the tax code. Specialize yan. So, kung ikaw ay magpapabukip, ang range niyan minimum, 10,000 up to 25,000 K per month. So ngayon, itong pagpapiling, pwede na yung libre. Wala nang kailangan bayad. Kaya lang, siyempre, may mga reimbursement yan. Expenses. So, ganun po pagpepresyo. At ngayon, tuturo ko sa inyo later on yung paano mag-negotiate. Mag-negotiate ng professional fee nyo. Nahihiya ako eh. Tsaka na lang. Padadalang kita ng email doon sa professional fee ko. Sira ulo mo. Sinasayang mo yung pagkakataon. Sinasayang mo yung time na pwede ka nang kumita. Dinedelay mo. Hindi ganoon, ha? Turuan kita. Ikaw mga CPA na bagong pasa, ha? Huwag kang mayabang.
Kasi ang dami kong nakita mga bagong pasang CPA, mga cum laude raw sila, may mga Latin honor. Minimum wage ka pa rin, sir. Wala ka pa rin alin sa tax. Ilagay nyo yung mga paa ninyo sa lupa at meron kayong willingness na matuto at tumanggap ng aral, tamang tax law aral sa mga nauna sa inyo, wala hong problema sa amin. Tuturuan namin po kayo. So, yung pong gustong mag-practice ng tax specialista, huwag na ho kayong maging general practitioner. Wala hong pera dyan. Balagong ho kayo. Ha? Kailangan maging specialista kayo. So, turuan ko kayong maging specialista sa iba't ibang larangan ng tax accounting. Tatlo ho yung nakita nyo ngayon dito. Documentary accounting, ha? Tax bookkeeping, at saka reportorial accounting. Tuturo ko po sa inyo yan. Sumama po kayo. Kaya lang siyempre, may professional ping babayaran. Salamat po! Let's balance the scheme! Magkano ba talaga ang ginagastos ng isang taxpayer kapag walang laman ng books of accounts niya? Alam nyo, napakalaki. Napakalaki. Umpisahan natin dun sa penalty. Okay? Ang BIR ay dalawang beses nagta-tax mapping. So, may tax mapping. So, sa tax mapping, so, dalawang beses yan per year. Ang minimum is 25,000. Sabihin na natin minimum 25,000. So, times 25,000 ito. So, sa loob ng isang taon is mga 50,000 yung penalty kung dalawang beses siyang nahuling walang laman ng libro. Next is, pag nagkaroon ng BIR letter of authority at wala pa rin laman ng libro niya, sabihin na lang natin na another 25,000. So, dadagdag natin yun. Hindi pa kasama dyan yung binabayad niya sa accountant niya. Okay? Yung bookkeeper. Bookkeeper fee. Sabihin natin binabayaran niya ng 2,500. So, 12 months times 2,500. So, mga ano yan? Mga 30,000 a year yan. So, gets nyo na? Then, bukod pa yung sa CPA na nagse-certify ng financial statement, na dapat sinasabi niya na ang walang lamang libro ay may penalty at dapat lagyan ng laman. So, nagbayad ka sa isang CPA na hindi ka tinulungan. Sabihin natin, ang isang CPA, sabihin na natin, 50,000 na lang. Yung mga pipitsuging CPA, 50,000. So, all in all, mga 155,000 a year ang gagastusin mo. 155,000 a year ang gagastusin mo pag wala kang books of accounts. Napakalaking pera. That is the cost of no entry books of accounts. Ano solusyon, Mr. Maestro? Alam niyo po ninyo, gusto kong tumulong sa taxpayer, kaya gumawa ako ng libro. The books of entries. Puro entries. 1,675 pages. Ano laman yan, Mr. Maestro? Of course, ang entrada kasi sa tax code, relationship. Relational entry nga ang tawag ko eh. So, sa relational entry, may entry ka para sa employee-employer relationship, sa iyong consumer, sa iyong supplier, sa iyong investor, sa iyong creditor, sa iyong management, at huli ay sa government. So, lahat yan may entry. Okay? So, kung ang entry ng accountant mo, debit cash, di ba? Kadalasan yan eh. Debit cash, credit sales. Kulang yung entry. Kulang na kulang at hindi siya naaayon sa batas. So, gumawa mo tayo nito para ma-save mo itong ganito kalaking pera. 155,000.
May promo po ako, ha? Malapit nang matapos yung promo ko. Baka pag natapos yung promo ko, eh, sasabihin ninyo, eh, hindi ko kayo pinagbigyan. Tumawag na po kayo habang mayroon pong pagkakataon na ma-avail nyo po yung promo. Okay? I-save natin yung 155,000 na nawawala sa inyo every year. Ito, isang beses ka lang bibili. Ang penalty, 155,000 every year. So, hanggang sa muli, magkita-kita tayo.